Unang game po sa NBA ay sablay kagad ang Los Angeles Lakers, LeBron James, yung tandem nila ni Russell Westbrook at saka ni Anthony Davis. Pati rin yung ano, yung si Kevin Durant at Brooklyn Nets eh talo din on the first day of the NBA. Ano bang nangyari at ang kinakabahan ako dito sa Lakers, no? Sa tingin niyo ba mag-work yung tandem na ito, Russell Westbrook with LeBron James? Pag-usapan natin yan. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hey guys, sa mga regulars ko, I know you're kumbaga usual na nakikita niyo ako, napapakinggan niyo ako na nagko-commentate or nagbibigay ng aking feedback regarding boxing. Pero ngayon basketball tayo. First day of the NBA and there's two games. Yung unang laro is Brooklyn Nets versus Milwaukee Bucks Well, I wouldn't call it an upset pero nanalo po ang defending champion, no? 127-104. Ito po yung score na yan. At actually, ang dami kasing nagdi-discredit sa Bucks eh. At sa parang tingin nila sa Brooklyn Nets, the superstar. But Brooklyn Nets actually, ang dami ilang beses na gumawa ng super team yan. But it's not working out for them. So, ang problema ng Brooklyn Nets dito, parang yung firepower na dapat binigay ni Kevin Durant at saka ni James Harden, parang wala, nagkulang, no? At the fourth quarter, parang doon sila sumabla if you're looking at the stats here courtesy of Google, no? Samantalang sa Milwaukee Bucks, of course, five players in double figure. Kasama na yan si Giannis Antetokounmpo who leads his team. So 32 points. Pero yung gusto ko talang sabihin sa inyo ay yung Lakers, no? So yung mga kasamahan ko po, kami syempre nagkaroon kami ng konting katawaan, pustahan na Lakers versus Golden State at iinom ng isang litro. So mukhang may iinom ng isang litro mamaya sa live ko. 114-121. Ang ganda ng simula ng Los Angeles Lakers, no? But at the end of the day, I mean, they have to maintain that. And in the fourth quarter, pinabayaan nila itong Golden State Warriors mag-score ng 38 points. 38 points po, no? Lakers, okay naman yung scoring nila, no? LeBron James was still good, 34 points. Anthony Davis, 33 points. Nasa na si Westbrook. Ang pangit ng field goal nito ni Westbrook. Ang pangit ipakita, so hindi ko ipapakita. Tapos si Carmelo Anthony, 9 points. Aside from that, wala na eh. Samantalang sa Warriors, actually, a very balanced team. Wala pa dito si Klay Thompson, guys. Ha? Wala pa po si Klay. Stephen Curry, 21 points. Itong Jordan Poole. They have a new scorer in Jordan Poole. At galing din tumirahan sa labas. Tapos gumawa din yung si Damian Lee at saka si Belica. And Iguodala, syempre yung kanilang veteran, talagang gumawa din. So, ang aking concern lang dito, gusto kong malaman sa mga Laker fans kasi marami talagang fan dito sa Pilipinas, no? I'm not a hater of LeBron, but unless Russell Westbrook adjust or Russell Westbrook improve his field goal percentage, parang out of control pa rin eh. Para sa akin, si Russell Westbrook, it's not gonna work out. Naiisip ko tuloy yung panahon na pinasok nila si Karl Malone at saka si Gary Payton just to get a championship. I mean, sila, they're still in their prime. That's the thing. And they're, yun, kumbaga sa papel nga, ang ganda tingnan ng team nila. But sa isang team kasi, no, importante yung chemistry. And so far, they haven't found that. So I don't know kung mga ilang... Napag-usapan na rin namin ito kung ilang games bago nila makuha yung chemistry. And I'm afraid it might be too late pag gano'n, ano? That is why may mga teams na kumbaga effective. That's why yung Golden State Warriors was very effective during the time na yung kay Draymond Green, yung ano nila, kasi may scorer sila, may defender sila. Yung Chicago Bulls, remember that, may Dennis Rodman sila. Ang pangit pag pare-parehong ano lahat eh, pare-parehong leader, pare-parehong scorer. And this could be the case of what will happen with the Brooklyn Nets or Los Angeles Lakers. Well, hopefully I'm wrong, no? Because syempre mas maganda pa rin pag Los Angeles Lakers yung nananalo dahil mas sikat eh, mas maraming nanonood. But what do you think? And sa tingin niyo ba this would work out for the Lakers?
and the Brooklyn Nets, wala pa rin si Kyrie Irving. Let me know in the comment section, guys, and salamat po sa pagsuporta nyo sa aking basketball commentary and opinion din. Thank you, guys. Salamat po.